Magandang umaga! Nandito ang ikatlong grupo para magbigay ng kaalaman sa mga issue moral tungkol sa sexualidad. Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin ngayon at patunayan mo ito. Pamilyar ka ba sa mga katagang ito? Nasabi mo na ba ito o kaya'y sinabi na ito sa'yo? Ano kaya ang nasa isip mo nang sabihin mo ito? At ano ang nasa isip mo nang ito ay sabihin sa'yo? Ang mga katagang nabanggit ay may kaugnayan sa paggamit ng sexualidad ng tao. Sa module na ito, masasagot kaya ang mga katanungang ito? Ano ba ang kahalagan ng sexualidad sa buhay? Ano ang nangyayari kapag ito ay naaabuso? Malalaman din natin ang mga kasagutan dyan. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. 1 Corinthians 13 verse 4-8a. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay matyaga at magandang loob. Hindi maingitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas ang loob. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagritin o magbutanin ng sama ng loob sa kapwa. Hindi nito ikinakatuwa ang mga gawaing masasama. Ngunit ikinatutuwa ang gawaing mabubuti at puro katotohanan. Ang sexualidad sa makatuwid ay isang malayang pagpili at personal na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang kanyang katawan at espiritu tungo sa kanyang kaganapan kaisa ang Diyos. Bawat isa sa atin ay hinahamon na buuin at linangin ang sexualidad upang maging ganap ang pagiging pagkababae o pagkalalaki. Ano-ano nga ba ang mga isyong sexual na palagi nating naririnig at nababalita ang madalas ay kinasasangkutan ng kabataan? Ayon sa isang survey na ikinomisyon ng National Secretariat for Youth Apostolate or NSYA, ang kabataang Filipino ngayon ay patuloy na nakikibaka sa mga isyong may kinalaman sa sex at sexualidad. Kabilang sa mga ito ay ang pakikipagtalik ng hindi kasal or premarital sex, pornografiya, pang-aabusong sexual at prostitusyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Andreas ng 10 Einstein. Atin tatalakayin ngayon ang pagkatalik bago ang kasal or premarital sex. Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahang makibahagi sa pagiging malilikha ng Diyos kapag tumuntong na siya sa edad ng pagdalaga o pagpipinita o tinatawag na puberty. Subalit, kahit siya ay may kakayahang physiological na gamitin ito, hindi nangangahulugang maaari na siyang makipagtalik at magkaroon ng anak. Hanggang wala siya sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik. Ano ba ang premarital sex? Ito ay gawain pagkatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal. May iba't ibang pananaw na sayang dahilan kung bakit isang tao, lalo na ang kabataan, sa maagang makikipagtalik. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ito raw ay normal at likas na gampanin ng katawan ng tao upang maging malusog siya at patugunan na pangangailangan ng katawan. Kapag hindi raw ito yung sing gawa, hindi mararating ng tao ang kaganapan ng kanyang buhay. Ikalawa, maraming kabataan na nag-iisip na may ituturing na tama ang pagkipagtalik, lalo na kapag ang gumagawa nito ay may pagsang-ayon, karapatan ng tao na may pagtalik at malaya silang gawin ito. Ikatlo, naniniwala ang gumagawa ng premarital sex na may karapatan sila ang makaranas ng kasiyahan. Pang-apat, ang pagkipagtalik ay isang ekspresyon o pagkapahayag ng pagmamahal. Ang pagkipagtalik ay hindi pa kailangang biological tulad ng pagkain at hangin na ating hinihinga. Hindi kinakailangan ng tao ang makipagtalik upang mabuhay sa mundo ito. Pagkipagtalik at paggamit ng ating mga kakayahang sexual ay mabuti sapagkat ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isang regalo o banal na kaloob, ngunit maaari lamang gawin ng mga tao pinagbuklod ng sakramento ng kasal. Ang pornografiya ay nanggagaling sa dalawang salitang griego na porne at graphos. Ang kahulugan ng porne ay prostitute o taong nagbebenta ng panandaliang aliw. At ang graphos naman ay nangangahulugang pagsulat o paglalaraman. Ito ay mga mahahari na paglalarawan na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng mga manonood o nagbabasa. Ang mga epekto ng pornografiya sa isang tao.
Ang maagang pagkahumaling dito ay nagkakaroon ng kaugnayan sa pakikibahagi ng tao o paggawa ng mga abnormal na gawaing sexual. May mga kalalakihan at kababaihan din na dahil sa pagkasugapa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Ito rin ang ginagamit ng mga pedophile sa internet upang makuha ang kanilang mga biktima. Dahil sa pornografiya, ang tao ay maaaring mag-iba ang asal. Ayon kay Immanuel Kant, nauwi sa kawalang dangal o nagpapababa sa kalikasan ng tao ang mga makamundong pagnanasa. Kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa sexual na pangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaaring hindi na matupad. Mga pang-aabusong sexual. Ang nangingibabaw na posisyon ay ang pang-aabuso ay sinasagawa ng isang nakatatanda na siyang pumapersa sa isang nakababata upang gawin ng isang gawaing sexual. Ito rin ay maaaring paglalaro sa masiselang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba. Paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa sexual na gawain at sexual harassment. Nag-uugnay sa sexualidad na hindi pisikal kung saan ang mga tao ay maaaring makaranas ng kaligayahan o kasiyahan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan maliban sa mga aktibidad na direct ng pisikal na may kaugnayan sa sexualidad. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng paglalantad ng sarili kung saan isang tao ay nagpapahayag ng kanilang pagkatao o sexual na hilig sa ibang paraan maliban sa paggawa ng sexual na mga gawain. Karamihan sa mga nagiging biktima ng pang-aabusong sexual ay ang mga bata o kabataang may mahihinang kalooban, madaling madala, at may kapusukan. Pumapasok ang mga taong nagsasamantala tulad ng mga pedophile na tumutulong sa mga batang may mahihinang kalooban, subalit ang layunin pala ay may sa katuparan ang pagnanasa. Dagpa rito, may mga magulang din na sila mismo nang hihikayat sa kanilang mga anak na gawin ito upang magkapera. Ilan sa mga ito ay sila mismo ang umaabuso sa kanilang mga anak. Kung susuriin natin, bakit ang mga sexual na nabanggit sa itinuturing na pang-aabuso? Bakit hindi ka dapat magpabuyo sa mga ito? Ang mga kadahilanan ng mga taong nagsasagawa ng mga pang-aabusong sexual na ating binanggit ay taliwas sa tunay na esensya ng sexualidad. Ang gawain ng paglalaro sa sariling pag-aari at ng kapwa, pananood ng gawaing sexual, pagpapakita ng ginagawang paglalaro sa sariling ari, at paghihikayat sa mga bata na makipagtalik o mapagsamantalahan ay maituturing na pang-aabusong sexual. Hindi ito ipinapahayag ang tunay na mithiin ng sexualidad. Ang paggamit ng kasarian ay para lamang sa pagtatalik ng mag-asawa na naglalayong ipadama ang pagmamahal at bukas na tunguhing magkaroon ng anak upang bumuo ng pamilya. Ito ang esensya ng sexualidad. Ano ba ang prostitusyon? Ang prostitusyon na sinasabing siyang pinakamatandang profesyon o gawain ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Dito, binabayaran ang pakikipagtalik upang ang taong umupa ay makadama ng kasiyahang sekswal. Bakit ba ang tao na nasasangkot sa ganitong gawain? Ano kaya ang kanilang mga dahilan upang gawin ito? Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga taong nasasangkot sa ganitong gawain ay yung mga nakaranas ng hirap. Hindi nakapag-aral at walang muwang kung kaya't madali silang makontrol. Masama o mali nga ba ang prostitusyon? Ayon sa mga feminista, marapat lamang ang prostitusyon sapagkat ito ay nakapagbibigay ng gawain sa mga taong walang trabaho, lalo na sa mga kababaihan. Dapat kaya natin itong paniwalaan. Ano ba ang katotohanan sa prostitusyon? Gaya na nabanggit, ang pakikipagtalik na may kapalit na halaga o ang prostitusyon ay isang pang-aabusong sexual na nakapagbababa ng mga pagkatao ng taong sangkot dito. Sa paanong para nagpapababa ng prostitusyon ang dignidad ng tao? Una sa mga taong sangkot dito, ang bumibili at nagpapabili ng aliw ay nawawalan ng paggalang sa pagkatao ng tao.
dapat kaya natin ito paniwalaan? Sinasamantala ng mga taong bumibili ang kahinaan ng babae o lalaking sangkot dito. Nagsisilbi ang babae o lalaki sa pamamagitan ng paggamit sa kanila bilang isang kasangkapan na magbibigay ng kasiyahang sexual. Sa prostitusyon, naaabuso ng tao ang kaloob na handog ng Diyos na sexualidad. Nakakaranas ng kasiyahan ng taong nasasangkot sa prostitusyon, ngunit hindi ito angkop sa tunay na layunin ng pakikipagtalik. Sa prostitusyon, ang kaligayahan ay nadarama at ipinadarama dahil sa perang ibinabayad at tinatanggap. Ang konsento o pagsang-ayon ay pinabahayag ng taong nagbebenta ng kanyang sarili ay hindi nagpapabuti sa kanyang kilos. Mahalagang maunawaan na ang pakikipagtalik ay hindi lamang para makadama ng kaligayahang sexual. Hindi ito isang paraan para makadama ng kaligayahan, kundi ito ay isang paraan na naglalayong pag-isahin ang isang babae at lalaki sa diwa ng pagmamahal. Pagbubuo. Ang pang-aabusong sexual o kilala rin sa tawag na pangmamolestya ay ang pagpilit ng mga hindi kanais-nais na sexual na pag-uugali ng isang tao sa iba. Kung ito ay agarang pamumersa ng maiksing durasyon o madalang, ito ay tinatawag na sexual na pangahalay. Ang may sala ay tinatawag bilang isang mang-aabusong sexual o taga-molestya. Ang pagpayag, pagsasagawa at pagiging kaugnay sa mga isyong panseksualidad ay nagsasawalang bahala sa sumusunod na katotohanan. Likha ng Diyos ang tao na mabuti at tumutungo sa sariling kaganapan, at ang pagtungo sa kaganapang ito ay malaya at may kamalayan. Ang tao ay may espiritual na kaluluwa o forma at katawan o materyal na kumikilos na magkatugma tungo sa isang telas o layunin. At ang huli, upang marating ang kanyang telas o layunin, kailangang gamitin ng tao ang kanyang isip at kilos loob na siyang nagpapasya kung ang kilos at pamamaraan ay mabuti o masama. Bakit nga ba importante itong pag-aralan? Ang edukasyon sa isyong sekswal ay may mga positibong epekto. Kabilang ang pagtaas ng kaalaman ng mga kabataan at pagbubuti ng kanilang mga saloobin na may kaugnayan sa sekswal at reproductive na kalusugan at pag-uugali. At ating natunghayan ang mga isyong moral tungkol sa sexualidad. Sana may natutunan kayo sa aming video report. Maraming salamat sa pakikinig.